Pag-usapan ng daigdig, hindi lang iyon sa physical, kundi sa pantao. At ngayon, ang ating recitation keyword ay... Okay, agham. O sa English ay science. Ngayon, bakit nandiyan ang science sa AP ang pinag-uusapan natin? So, dahil ang agham ay ginagamit sa pag-aaral ng daigdig yung katangiang physical niya. So, syempre, kapag pinag-aaralan natin ang mga bundok, ang mga tubig, at yung physical features ng Earth, ay pinag-uusapan din natin dyan ay science. Okay? So, tandaan, agham, wrong spellings, wrong. Ewan ko kung magro-wrong spelling pa kayo dyan, ha? Okay! Take down notes. Okay. Ngayon yung mag-take down notes, pwede nyo pambalikan yan. Okay. So, ang pag-aaral ng heograpiya ng daigdig ay kasama ang mga susunod na mga topic na to. Okay. So, ito ay isang agham panlipunan. Pag sinabing agham panlipunan sa English ay social studies or social science. Oh, hindi ko na masyadong papahabain yung social science kasi ano na yan, broad na yan. Pag sinabi kasing agham panlipunan, yan ay pinagsamang science at saka AP. Okay. At kapag nag-aaral ka ng daigdig, sabi ko nga sa inyo, hindi lang tungkol yan sa kung ano yung nakikita sa daigdig, kundi kung ano ang ginagawa at nangyayari sa daigdig. At syempre, kung natatandaan nyo pa yung topic natin noong 87, binigyan ko na ng pahapyaw to. Okay, pinahapyawan ko na yan. Kung makikita nyo, ang unang agham panlipunan ay antropolohiya. Sa magbabase kayo sa larawan, ano ang antropolohiya? Anong klaseng pag-aaral kaya yan? Okay. Okay, Jarby. Ano ang agham? Ay, ano ang antropolohiya? Base sa larawan. Open mic. Hindi ka naka-open mic, Jarby. Hindi ka namin naririnig. Hello? Nagsasalita ba si Jarby? Mag-comment nga kayo. Ay, hindi siya narinig. Okay. Okay, sabi ni Jarby, ang antropolohiya ay pag-aaral sa mga buto. O kaya pag-aaral sa iba't ibang parte ng katawan ng tao na nananatili sa mahabang panahon. So, syempre, ano pa ba ang nananatili sa katawan ng tao o yung pinakamatagal na ma-decay o mabulok? Yun ay ang mga buto, mga bungo. Okay, so ang antropolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng mga labi ng tao. Okay, ibig sabihin, pinag-aaralan nila kung gaano katagal ng bungo na yon o ang ano na yon, labi na yon, saan siya tumira o saan siya nanirahan. Siyempre, kung saan nila mahuhukay yung buto ng tao, doon na tumira o doon nagstay ang tao na yon. Kung ano ang trabaho niya. Kasi makikita pa lang sa mga hugis, sa mga sizes ng kalansay, kung ano yung kanyang trabaho o ano ang kanyang ginagawa para mabuhay. Okay. So, yan na. Antropolohiya yan. Siyempre, pinag-aaralan yan sa pag-aaral ng daigdig. Okay? So, next one. Okay, ngayon. Ito naman, arkeolohiya, batay sa larawan. Ano ang arkeolohiya? Okay, Rep. Ma'am, tungkol po sa mga... Ay, ma'am, tungkol po sa mga gamit nung sinaunan panahon. Okay, ito ay pag-aaral tungkol sa mga kagamitan na ginawa at ginamit ng mga tao noon. Okay, kumbaga pinag-aaralan pa rin natin yan sa heograpiya at sa pandaigdig para malaman natin kung anong klaseng pamumuhay ang ginawa nila. For example, kung sa Pilipinas, halos lahat ng nakikita nila ay mga itak, o kaya naman sibat, o kaya tawag doon, axe, o yung palakol, syempre makikita doon na ang trabaho nila, it's either na hunting o pangangasok, at saka pagtatanim.
So, dun pa lang, hindi naman sa lahat ng panig ng daigdig merong ganun. Meron lang particular na mga lugar na mayroong mga sibat at mayroong mga palakol. Kaya, malalaman din natin kung anong klaseng pamumuhay meron sila. Okay? So, ang pagkakaiba ng dalawa, oh, ito, baka malito kayo. Ang antropolohiya, balik natin dito, ang antropolohiya, pag-aaral yan sa labi ng tao. Kumbaga sa tao yan. Focus siya sa tao. Samantalang ang arkeolohiya, nakafocus yan sa mga gamit na kanilang ginawa at ginamit sa panahon na yon. Okay? So, next one. Hello, ma'am. Yes? Ma'am, narinig niya na. Oo, sige. Okay na. Next one. Eh, ito. Ayan. Economics. Ito. Ito yung topic nyo next year sa grade 9. Economics. Ano makikita nyo dyan? May dollar sign pa. Oh, Rensley, Melad, ano ang economics? Ma'am, yan po yung ekonomiya nila. O yung okay. Mga pera-pera nila noon. Ah, at saka ano pa? Bukod sa pera-pera. Tama, ano pa? Paano tayo makakakuha ng pera? Paano nagkakapera? Ma'am, yung pagkalakalan nila noon. Okay, so yan. Pag sinabing economics, hindi lang yan tungkol sa ekonomiya, kundi yung sinabi nga na term ni Melad, from the word pera, kung paano sila nagkakapera, kung saan nanggaling ang pera, kung para saan ang pera. So, pag sinagot mo yung tatlong salitang yon, pag saan nanggaling ng pera, hanap buhay yan. Papasok ang hanap buhay. Ngayon, para saan ang pera? Para mabuhay sila, para bumili, para magkaroon ng bagay na gusto nilang bilhin. Okay. Ngayon, itong mga to pinag-aaralan natin sa economics. Bakit? Okay. Siyempre anak, magkaiba ang paraan ng pamumuhay ng tao noon. Ayan siya, no? Okay. Pamumuhay noon sa ngayon. O, diba nga, walang kasawa ang barter system. Okay. Ano na kasi ang barter system? Gusto ko yung malawak na pag-i-explain. Ano ang barter system? Barter system. Oh. Ay, nahulog. Okay. Ramos. Ma'am, pagpapalitan po. Paanong palitan niya, nanak? Magbigay ka ng halimbawa. Ma'am, palitan po ng mga gamit, ma'am. O kaya, ma'am, pagkain. Kalakal, okay. Ma'am. Yes, okay. Kung tayo, bumibili tayo sa pamamagitan ng pera sa kanila nga, paulit-ulit natin sinasabi, nagpapalitan sila ng gamit. Hindi nila iniintindi kung anong mas may halaga at ano yung mas mahal. Kumbaga, dahil kailangan ko ng isda at meron akong bigas na marami, okay, at yung kapalitan ko, marami siyang isda, ang gagawin ko, magbabarter lang kami. So, syempre, kung isang kabang bigas ang ipapalit ko sa isang kilo, sobrang lugi ako, tama ba? Pero dahil mas kailangan ko yung nasa kanya, kailangan kong ipalit kung ano yung meron ako. Yun ang barter system. At dahil doon, sa paglipas ng panahon, nakikita nyo naman, nagkaroon na tayo ng pera, nagkaroon na tayo ng palengke. Yun, pinag-aaralan yun kasi kung paano tumakbo ang pamumuhay ng tao. Halimbawa na lang, okay, sa pamumuhay ng tao, dati ang tao kumakain ng hilaw. Kumbaga, hindi sila marunong magluto. Ngayon, sa paglipas ng panahon, dahil kailangan nilang mag-survive, una, naka-invento sila ng apoy. Yung nahuli nilang manok, ginawa nilang inihaw. Ngayon, sa paglipas ng panahon na naman, gumawa na naman sila ng mga palayok hanggang umabot na tayo sa kasalukuyan. Okay, so economics yan. Ibig sabihin, tungkol yan sa pamumuhay at hanap buhay ng tao. Okay? Eh, paano naman ito? O yan. Geografiya. Yan ang, gusto ulit ma-ano sa inyo para ma-retain sa isip nyo. Okay, Duenas. Pujarbine. Alisin mo. Physical na pag-aaral ng daigdig. Okay, physical na pag-aaral ng daigdig. Alisin mo kasi yung emoticon. Wala naman kasing emoticon, di ba, Jarby? Okay, so ito ay physical na paglalarawan sa daigdig. Okay, so yun yung topic natin last week, physical. At hindi lamang physical, kundi lahat ng mga bagay na matatagpuan
sa daigdig. Kaya nga, di ba, kahit nga ang pinag-uusapan natin ay lupa, kahit pinag-uusapan natin ay tubig o yung physical na features, pag-uusapan pa rin natin kung ano yung mga tao doon at kung saan sila nang galing. Okay, alam na natin geografiya. Ito naman. Oo. Oh, pamahalaan. Okay, o. Oh, Jarby. Ano ang pamahalaan kasi? Mapagkampal ko sa pamamahala ng isang lugar. Pamamahala ng? Sa isang lugar po. Okay, pamamahala sa isang lugar. Kung paano magiging maayos yung isang lugar na yun. Kasi noon, imagine niyo na lang yung mga tao noon na nakabahag, tapos wala silang permanenteng tirahan, kung saan lang sila makakakuha ng prutas at saka ng mga manok na naliligaw, doon lang sila. Ngayon, papano na mula doon ay napunta sila sa mga community? Di ba nga pinag-usapan natin yung mga kabihasdan noon? Nagkaroon na ng mga lugar, nagkaroon na ng mga kabihasnan. So doon pa lang, makikita nyo na mula sa hindi sila marunong makisama, nagkaroon sila ng kaayusan sa pamamagitan ng pamahalaan. Ang tanong, syempre, review-review tayo ng mga ano. Ano ang tawag sa pinaka-pinuno ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Okay, ano ang tawag doon sa pinaka-pinuno ng mga Pilipino bago dumating ang Kastila? Okay, oh, Dueñas. Ma'am executibo. Na? Ano mismo ang tawag doon? Ma'am. Anong tawag mismo doon sa tao? Ma'am presidente, ma'am. Hindi. Meron tawag, rep. Anong tawag? Ma'am dato, ma'am. Ha? Dato, ma'am. Ay, hindi ko alam kung nag-e-e ako ka. Ano yon? Ret. Dato, ma'am. Okay, dato. O, di ba? Dato, ma'am. Tama, okay. Ang tawag sa kanila. Dato, ay, ma'am. Dato. Okay, so dato. Ngayon, noong nahaluan na sila ng mga Malay, nahaluan na tayo ng mga Malay o nanggagaling sa mga Borneo, kung naaalala nyo pa yung grade 6 ninyo, naging Raha. Okay, dati dato lang yan, mga tribo-tribo. Noong nahaluan na tayo ng mga nasa Borneo o Brunei, naging Raha. Okay, so ngayon, nagkakaroon tayo ng mga pinuno, mga sinusundang matatandang mga tao noon para magkaroon ng kaayusan. Okay, kaya ngayon, sa buong mundo, halos lahat tayo ay merong kanya-kanyang pamahalaan. Okay, so next. Next one. Ayan, kasaysayan. Jarby, hindi ko pa nalipat, nag-type ka na. Jarby. Mama ko, ma'am. Sabi ko, nagta-type ka na, hindi ko pa nalipat. O, Melad. Ma'am, ito yung mga nangyari sa kanila nung mga nakaraan. Okay. O, lilinawin natin yan, ha? Makinig mabuti. Ang kasaysayan, okay, tungkol yan sa mga nangyari noon sa nakaraan. Tama yan. Pero kapag pinag-uusapan ng kasaysayan, may tatlong term. Oh, sulat. May tatlong term. Laging may nakaraan, may kasalukuyan, at may hinaharap. Okay. Ma'am, bakit? Eh, kaya nga siya kasaysayan. Ibig sabihin, noon siya. Okay. Ngayon kasi, bakit tatlong pinag-uusapan? Kasi, ang ibig sabihin ng kasaysayan ay, okay, ang kasaysayan ay isang pag-aaral sa mga nangyari sa nakaraan upang mapag-aralan natin at magamit sa kasalukuyan at upang mapaghandaan ang hinaharap. Okay. Yan ang pinaka-general meaning ng kasaysayan. Kaya minsan, nung mga high school din ako at saka elementary, ba't pag-aaralan pa natin yung mga nangyari noon? Minsan nga, natutroma pa tayo pag pinapamemorize sa atin yung mga dates, yung mga year ng mga teacher natin ng history. Ngayon,
kapag sinabi ang kasaysayan, yung meaning niya, yun palang pinaka-gist ng kasaysayan. Kaya natin pinag-aaralan ng nakaraan para maintindihan natin kung ano ang nasa kasulukuyan at para mapaghandaan ang hinaharap. Kaya nga daw, sabi nga ng mga, nagbabasa ako ng mga news dati, kaya ngayon ay medyo nagiging mas magulo ang mga nangyayari ngayon kasi hindi tayo marunong hindi natin kayang pag-aralan kung ano yung mga nasa sa mga nasa nakaraan. 'Di ba nga sabi nga nangyari na noon, but ginagawa pa rin natin ngayon. Kasi nga hindi natin masyadong napag-aaralan ang kasaysayan. Okay, kaya mas nagiging magulo daw ang paligid. Okay? So, 'yun ang meaning ng kasaysayan. Pakatandaan ninyong mabuti 'yan. At dahil dyan, susunod. O yan, o sige nga. Filosofiya. O, sige, Jarby, anong filosofiya? Ma'am, yung pag-iisip ng isang tao, yung pag-judge niya, ganun, ma'am. Pag-judge o pag-iisip ng tao, bukod doon? Ganyas. Ma'am, pag-iisip ng mga tao sa mga bagay-bagay. Okay, pag-iisip o kaisipan ng tao sa mga bagay-bagay. Ano pa? Melad, o yung iba, ba't hindi nagre-recite yung iba? Mama ko, ma'am? Yes. Ma'am, yung mga iniisip nila sa bagay pero sinulat nila sa mga papel. Okay, pwede din. Ano pa? Wala na? Pag sinabing pilosopiya, yun yung pagsasamahin ko yung sinabi nilang tatlo tapos dadagdagan ko noon. Ito yung pag-iisip ng tao sa isang pangyayari o naiisip nila o perspective nila o pananaw nila sa isang pangyayari. At ang filosofiya ay tungkol din sa prinsipyo nila o paninindigan. Halimbawa kayo, meron kayong pinaninindigan o meron kayong prinsipyo na kahit anong gawin ng mga kasama nyo, hindi mababali. Okay, halimbawa, kung talagang yung isang bagay sa inyo ay hindi maganda, kahit anong gawin ng mga nasa paligid mo, kung pinaninindigan mo na hindi maganda yun sa paningin mo, yun ay filosofiya. Okay, nagkakaintindihan ba? Halimbawa na lang, magbigay nga kayo ng sarili niyong prinsipyo o kaya sarili niyong paninindigan. For example ako, mag-example muna ako ha. For example ako, meron akong paniniwala at paninindigan na kung i-compare mo ang masipag sa matalino, mas mauunlad ang masipag kesa sa isang matalinong tao. Okay? Pero, mas uunlad kapag masipag ka na, matalino ka pa. So, yun ang paninindigan ko. Okay. Ngayon, kung kayo ang magbibigay ng paninindigan, ano naman ang paninindigan na meron kayo? Nag-type ako ng emoji. Kung gusto nyo mag-type, mag-recite ulit, mag-type kayo. Paninindigan nyo, personal. Personal ng paninindigan nyo. O ba, dapat may prinsipyo kayo. Faye. O. The belated birthday girl. Thank you, ma'am. Yung mga nangyayari po sa buhay natin, ma'am, meron po yung dahilan. Yes. Kasi po, pag nangyayari yan, alimbawa po, may mga problemang dumadating sa'yo, yes. It means po na pinapatibay ka po ng Diyos or para lang, hinahanda ka lang po niya sa future mo. Okay, so napakagandang prinsipyo yan. Kaya every time na meron siyang hinaharap o merong hinaharap si Faye na challenges, lagi nasa isip niya yan para mas ma-look forward niya pa yung mangyayari sa kanya kahit na merong dumarating na problema. Ano pa? Okay, Francis! Yung iba dyan din nagre-recite, ha? Ma'am, okay na maging katamtaman yung grade, ma'am, kesa naman sa napakataas ng score mo, ma'am, eh, galing naman sa daya. Okay, so napakagandang prinsipyo din yan. Bakit ka pa nandadaya, niloloko mo lang din ang sarili mo, mas maganda na nakatamtaman ng grade mo, tama yun. Isa pa yun. Ano pa, Rhett? O, si Rhett, last na. Ma'am, mas mabuti na po, ma'am, na mababa po yung score niyo. Kesa? No, at least po pinaghirapan niyo, ma'am. Okay, so lahat ng bagay sa kanya naman, ay kaysa naman po mas maganda po pinag-hirapan. Okay, so mas maganda kapag pinag-ihirapan lahat ng bagay. Okay, so yan ang mga
pilosopiya. Iba-iba ang pilosopiya ng tao. Okay, next one. Eh ito. O, psikolohiya naman. Psychology. Pag sinasabi ng kaklase mo minsan, psycho ka ni. Ano ibig sabihin nun? Psycho. Kung kanina, pag-iisip ang focus, yan, ano naman? O, Duenyas ulit. Ma'am, yung pakikitungo mo sa mga ibang tao, ma'am. Okay, pakikitungo sa ibang tao. Ano pa? Melad. Ma'am, yung pagkilos ng isip mo. Pagkilos ng isip o pag-iisip, same lang din. Ano pa? Pay? Yung mga, yun alam mo po yung tama or mali. Okay, pwede din. Tama o mali. Ano pa? Jarby? Ma'am, yung binag-aaralan mo kung ano yung ugali ng isang tao. Okay, ugali. Oh, nakakasama, no? Okay, ugali. Last, orange. Ma'am, disiplina. Okay, disiplina. Okay, pagsasama-samayin natin lahat ang sinabi nyo, tama lahat. Okay. Ang pag-aaral ng psychology o psikolohiya ay tungkol sa kung paano makikihalubilo ang isang tao sa kapwa niya base sa kung ano ang ipinapakita niyang behavior, ugali, kilos, disiplina, etc., etc. Kung kanina, yung pilosopiya, sarili mo lang yon, walang pwedeng mag-impluensya sa'yo. Dito sa psychology, nakadepende yan sa pakikipag-ugnayan mo sa tao. Siyempre, kapag ang tao nakakausap mo, meron kayong kanya-kanyang pag-uugali. Okay. For example, oh, ito ha, tatanong ako na kung meron kayong ano dito. Ikumpara nyo nga kung ano, ano tayo mag-imagine tayo. Halimbawa, nasa isang train tayo. Okay, nasa train. Nandoon si Japanese, nandoon si American, at nandoon si Filipino. Okay. O kaya, may grupo ng Pilipino, may grupo ng Hapon, at may grupo ng Amerikano. Okay. Ilarawan nyo nga kung paano sila nag-uugnayan sa isa't isa. Parehas ba sila? May ingay ba? Ano? Okay. O, Jarby? Ma'am, sa pag-asal nung bawat grupo? Oo. Kung paano yung bawat grupo? Ma'am, kung paano nila ituring yung bawat isa sa, oo, sa kanila? Oo, paano nga? Ma'am, sa pagbigay galang o sa pag, ano ma'am, pagpapakita ng galang. Anong pagkakaiba nila? Anong pagkakaiba-iba nila? Pag Filipino, ganyan. Ma'am, yung paniniwala nila. O, bukod sa paniniwala, ano pa? Faye! Ma'am, yung kultura po or yung iba po kasi yung po sa Black Lives Matter, yung issue pong yon. Yung iba po kasi, hindi po nila nire-respeto yung ibang tao. Yes. Okay, tama. Di ba nga, minsan nanyo-news pa yan. O, mamaya na ako magsasabi, ano pa? Tama yon. O, Melad. Rensley. Ma'am, nasabi na. Okay, nasabi na. Ano pa? Kunwari pumunta tayo sa isang tren. Okay. Merong grupo ng Pilipino, may grupo ng Hapon at saka grupo ng Amerikano. Kung i-compare, sino kaya yung madaldal sa kanila? Siyempre, mga Pilipino yan. Kahit nasan lupalop ng mundo ang Pilipino, kapag meron siyang nakitang kapwa niya Pilipino, magdadaldal yan. Samantalang ang mga Japanese, kahit nakakilala na nila yon, kahit na kasama nila sa grupo, pag nasa public place ang mga Japanese anak, hindi sila maingay. Ano lang sila? Ano yan yung talagang, ano, hindi naman disiplinado ang tawag doon. Tahimik lang sila. Samantalang ang Amerikano, kapag in-approach mo naman sila, at alam gustong-gusto nila yung topic, makikipag-usap naman sila. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabi ni Faye kanina. Kasi napapanood ko rin yan sa Facebook. Sana may ano rin kayo, fina-follow kayo ng mga ganyan, mga news. Na kung saan, kapag Asian ka, o galing ka sa Asia, mga Asiang bansa, o Asianong bansa,
at pumunta ka sa mga nasa American countries o kaya sa mga European countries at nagsasalita ka ng sarili mong lingwahe. Halimbawa, nasa bus ulit. Tapos ang mga Pilipino nag-uusap sila, hindi naman nila kausap ng Amerikano. Pero kapag narinig nila na nagsasalita ka ng sarili mong wika, pinagbabawalan ka nila. Pinagbabawalan ka nila, o kaya kinagagalitan ka nila, o kaya ang tawag nga nila sa atin yung idiots, o kaya mababang uri, pinandidirihan. So yung mga ganon. Kumbaga, makikita mo pa lang kung ano ang pag-uugali na ipinakilala sa kanila kumpara sa atin. Kasi tayo anak, kahit ayaw nila, minsan, kahit ayaw natin yung mga lahi, mas wini-welcome natin sila. Pero yung ibang lahi, hindi ganun ang pag-iisip. Okay. So, ganyan yung psikolohiya o psychology. Okay? Next one. Yes, I can isang tao. Ito. Oh, ano yan? Dapat alam nyo yan. Nagsawa kayo sa akin, kaka-discuss natin yan. Uba, bakit apat na lang ang kausap ko? Wala na bang iba? Uy! Ano yan? Oh, naging lima. Oh, sige, pagbigyan natin. Dominguez. Rema. Ma'am, tungkol po sa paniniwala ng isang tao, yung... Yes. At yung kanyang kanyang Diyos po. Okay, yon. So ang relihiyon yan ay pagsamba o paniniwala ng isang tao sa mga Diyos, sa Diyos o sa Diyos-Diyosan. So nagsawa na kayo, nagdi-discuss tayo diyan. Meron tayong 12 main religions. So di-discuss din natin yan. So bakit kasama yan? Okay, trivia. Yan ah. Kasi anak, bukod sa survival, o kaya yung mga tao noon na wala pa silang kaalam-alam sa kahit anong mga bagay, kundi pagkain, kundi gumawa ng bahay, kundi magluto at mahanap buhay, ang pinaka-importante sa kanila ay ang pagsamba. Bukod sa pagpapayaman, bukod sa pagpaparami ng lupa, ang pinakaunang natutunan ng mga tao noon, bukod sa buhayin ang sarili nila, ay pagsamba. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga pagsamba na, ang tawag doon, nag-aalay ng mga hayop. Minsan ay gumagawa sila ng sarili nilang mga object para sa pagsamba. Kasi noong unang panahon pa lang, nasa sa kanila na, naisip na nila, o di ba yung pilosopiya, naisip na nila na merong Diyos o mga Diyos na nasa paligid, kaya sila patuloy na nabubuhay. Kaya kasama yan, ang religion sa pag-aaral ng agham panlipunan ay dahil yan ang una sa mga natutunan ng mga ninuno natin noon. Okay ha? Lagi nyo tatandaan yan. That's why ang religion is one of the oldest na larangan na pinag-aaralan sa buong daigdig. Okay? So, next one. Oh, sosyolohiya. Oh, makikita nyo doon sa larawan. Mas maganda kung ino-observe nyo yung picture. Ano ba ang meron dyan sa picture na yan? Magkakaiba yan. Masasagot nyo ang picture base dyan. Okay, oh, Melad. Ma'am, kung paano sila anong tawag doon? Oh, wait lang, ma'am. Yung... pakikipagtungo nila sa isa't isa. Okay, pakikitungo nila sa isa't isa. Ano pa? Bukod sa pakikitungo, tingnan niyo na sa larawan. Ramos. Ma'am, nasabi na po. Oh, nasabi na. Ano pa? Bukod doon. Red. Ma'am, kung paano sila makisalamuha sa ibang tao kung may paggalang ba o wala po? Okay, may paggalang o wala. Ano pa? Venyes? Ang mga katangian nila. Okay, katangian. Pwede rin. Last, Ofe. Ma'am, nasabi na.
Okay, nasabi na. Ngayon, pagsasamahin natin lahat ng sinabi nila. Okay. At yun na sa larawan. Gusto ko kasi mag-focus kayo sa larawan. Sabi nga ng mga classmate nyo, pakikitungo sa iba, katangian ng bawat isa, kung paano sila makitungo o makihalubilo. Kung makikita nyo dyan, merong nanay na, na inaalagaan yung baby. Meron namang tao yung color purple. Sabi yung purple or violet. Yung parang katangian naman niya na umiiyak siya o kaya naman ay nalulungkot. Meron naman na mabuti. Sabi nga din kanina ng classmate niyo, kabutihan o hindi kabutihan. Meron naman yung nagbabaril dyan. May mga may kapansanan. Nagwewelga. Okay? Nag-iisip, etc. etc. Okay. So, yung mga yan, tungkol lahat yan sa grupo ng mga tao. So, marami na yan. Yung kaninang pinag-uusapan lang natin, yung ugali ng tao pag meron siyang kausap na isang tao. Itong sosyolohiya, anak, yan na yung tungkol sa grupo ng tao na kung saan pag pinagsama-sama mo, ano kaya ang mangyayari. For example, kapag sa klase ninyo, nagsama-sama kayo, ano yung makikita nyo senaryo? Nagdadaldalan, may nagsusuntukan dyan. Meron din naman na, ang tawag doon, yung nag-uusap lang na maayos. Yung iba, naghaharutan, etc. etc. Yung senaryo nyo sa classroom, yun yung sosyolohiya. Kumbaga pinagsama-sama yung iniisip nyo, yung inuugali nyo, yung katangian nyo sa mga grupo pa ng mga tao. Okay? So yan ang sosyolohiya. Okay. So next. Drop. Okay. Yan. So, paano tayo nagkakaroon ng rehiyon? O paano tayo nag... Hindi religion to, anak, rehiyon. Ibig sabihin ng rehiyon or sa English, region. Kung naaalala nyo yung sa Asia, Timog Silangan Asia, Silangang Asia, Hilagang Asia, Kanlurang Asia. So, bakit nagkakaroon tayo ng ganun? Kung papalakihin natin, bakit meron tayong Asia, Africa, North America, South America, Australia, Europe, bakit nagkaroon tayo ng pitong kontinente? Ano ang naging basihan nila? Bakit meron tayong mga pagkakahati-hati sa daigdig? Okay. So, pag makikita nyo dito, ang rehiyon ay isang lugar. Okay. Ang kontinente, isang lugar. Na magkakatulad. Magkakatulad ang kanilang katangian. Okay. So ngayon, may ibibigay akong tatlong bagay na dahilan paano nila hinahati-hati ang grupo. Kung kumbaga tayo kapag the boat is sinking tayo, nagbo-boat is sinking tayo by numbers. O kaya group yourselves according to your height. Ibig sabihin, yung nasa grupo na 'yon, parehas sila ng height. Group yourselves according to your birth month. So, ibig sabihin, dun sa pangkat na yun, pareha silang January, pareha silang July, etc., etc. At kapag gumagawa naman tayo, or hindi naman gumagawa, kapag ginugrupo ang mga kontinente, meron din silang mga katangian na dapat pare-parehas. Una dyan ay ang, okay, physical. Siyempre, dapat ang mga magkakasamang bansa ay magkakatabi. Hindi naman pwede na yung may Asia dito tapos merong bandang Asia sa Amerika. Hindi naman. Dapat at least magkakapareha sila o magkakatabi sila. Okay. Better example ito. Makinig. Halimbawa, kung nasa isa kang subdivision. Okay. Wala kang kakilala. Okay. Sino ba ang una mong kakausapin? Di ba? Kapitbahay mo. Siguro naman, anak, sa 100%, 2% lang ang pupunta pa doon sa malayong lugar para lang kumausap ng hindi niya kakilala. Ne. So, kung nasa isang village ka at wala kang kakilala, ang una mong makakausap o ang una mong makakasalumuha ay yung kapitbahay mo. Ganon din dito sa mga bansang pinagsama-sama. Siyempre, anak, kung sino ang kapitbahay mo, sila yung unang mong makakahalubilo,
malalaman mo kung ano yung kultura nila at pwedeng ma-adapt mo yung kultura nila. Ganyan ang nangyari sa China, sa Japan, sa Korea. Magkakatabi lang yan na bansa. Ngayon, kung i-observe nyo, halos pare-parehas din sila ng kultura. Kasi sila yung magkakalapit, sila yung nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Okay? Kaya rin yung physical, kung sino ang magkakalapit, sila ang magkakakontinente. Okay, nagkakaintindihan ba tayo dyan? Drop ng heart kung naiintindihan ang rehiyong physical. Okay, drop ng heart. Okay. So yan, hindi lang yan sa magkakatabi. Siyempre, kung magkakatabi silang mga lugar, pareha sila ng climate. Kung pareha sila ng climate, magkakapareha sila ng mga likas na yaman. Okay. Siyempre, kung malapit sila sa dagat, pareha sila ng mga mangingisda ang mga nansyan. Okay. Una, rehiyong physical. Yung pangalawang paraan para magkaroon ng mga grupo ng mga bansa, yun ay ang political. Okay. Ngayon, ano ang political? Okay. Ano ang political? O, nag-drop ako ng emoji. Ano yung political? Base doon sa nakikita nyo. Bansa, estado, probinsya, syudad, gobyerno, at yung first, second, and third. Ano kaya ang political? O, Jarby? Ma'am, yung mga namamahala sa isang lugar o sa nasasakupan niya. Okay, yung mga namamahala o pamahalaan sa mga nasasakupan. Ano pa? Francis? Ma'am, nasabi na, ma'am. Ang sabi na. Ano pa? Ret? Kung paano sila mamuha at paano mamahala, ma'am? Mamahala. Ano pa? Melad? Ma'am, yung mga ano, rank ko ng mga tao. Rang? Ano yan? Ranggo? Rank ko ng mga tao, ma'am. Okay, pwede. Okay. Ma'am, yung pagkakaisa po ng mga tao sa isang lugar o yung ano po, kung paano po sila makinig dun sa mga pinuno? Okay, pwede. Maaari yun. Dali lang ha, check ko lang ha. Ilan tayo dito? Ba't 36, ba't 5 lang yung naririnig ko lagi? Mag-recite kayo dyan. Okay, so pag sinabi rehiyong political, lagi ang pamamahala. Okay, na-discuss na natin kung ano yung iba't ibang klase ng pamahalaan, di ba? Kung naaalala nyo, presidential, parliamentaryo, de jure, de facto, kung naaalala nyo yan. Ngayon, ang magkakasama din halos anak kung anong klaseng pamahalaan meron sila. Magandang halimbawa dito ay sa Silangang Asya, wherein yung China, yung Japan, yung Russia, halos pareha sila ng pamahalaan. Second one anak, sino ang makakapagsabi kung ano yung first, second, at third world country? Kasi nung bata pa ako, nung elementary ako, narinig ko na yan eh. Ano yung pag sinabing first world country, second world country, ang Pilipinas ay third world country. Ano kayang ibig sabihin nun? Hoy, hindi nyo narinig yan? Alam nyo nung elema ko anak, third world country ng Pilipinas. Hanggang ngayon, third world country pa rin ang Pilipinas. Hindi nagbabago. Orange! Ma'am, kung sa kahirapan ng bansa o kaya kayaman, kung gaano kayaman yung bansa. Okay. So, yun yung pinakamadaling, pinakamadaling kahulugan niya. Pag napunta ka sa classification ng first world country, unang-una, wala kang utang. Ikaw yung bansang, imbis na umuutang, ikaw pa ang nagpapautang. Okay. Pangalawa, pag first world country ka, kaya mong bigay lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan mo. Okay? So, hindi mo kailangan humingi ng tulong kasi nga mayaman ka. Pag second world country ka, mid lang. Kumbaga, kaya mo pa rin nabuhayin ang
bansa mo, pero kailangan mo ng kaunting tulong. At syempre, pag third world country ka, ay yan na yung may mga utang, o kaya kailangan ng suporta. At anak, ngayon may fourth world country na. Yun na talaga yung mga bansa katulad sa Africa, marami sa Africa ng ganyan. Kumbaga, may taggutom na talaga, hindi na makakain ng tao. So yung mga yan, halos mauugnay mo sila sa kung paano pamahalaan ang bansa nila. Siyempre, kung ang mga mamamayan mo ay hindi nagugutom at yung mga mamamayan mo ay hindi naghihirap, maganda ang pamamalakad sa pamahalaan mo. Okay? So, at siyempre, yung third naman amics. Okay? Pamumuhay ng tao. Siyempre, halimbawa, pag nasa Pilipinas ka o malapit ka sa Pilipinas, halos lahat na sa Timog Silangan ay nagsasaka o nagtatanim o nangingisda. Pero saan parte ng mundo naman yung halos lahat robotics, lahat technology? Saan parte ng daigdig yon? Saan parte ng daigdig? Dueñas! Ma'am, sa Japan. Okay, Japan, China. Yung mga yan ang nagpuproduce ng mga makinarya at mga sasakyan, etc., etc. Okay. So, last one ay ang rehiyong kultural. Siyempre, anak, dapat kung ano ang magkakaparehas ang kultura, sila ang magkakagrupo. Okay. Kaya nga 'di ba napakalayo ng ugaling Asyano at ugaling mga Amerikano. Pati wika. Alam mo anak? Okay, alam niyo ha. Yung mga mahilig sa K-pop diyan. Parang ako hindi mahilig, no? O, K-pop at saka Chinese and Japanese. Alam natin na magkaiba ang Chinese, Japanese and Korean language. Pero anak, isa lang ang pinanggalingan ng mga 'yan. Okay, doon mo makikita. Pangalawa, okay, sa salita sa mga European. Ang mga salita diyan ay kahit German ka man, Spanish, Portuguese, isa lang din ang pinanggalingan ng mga wika na 'yan. Pagpupunta tayo dito sa Pilipinas, Pilipinas, Vietnam, Myanmar, ano pa ba? Brunei, isa lang din ang pinanggalingan ng salita natin, Malay. Okay. So yan, makikita pa lang natin na dahil pare-pareha sila ng wika, sila ang magkakagrupo. Religion. Middle East. Okay. Ano ang religion sa Middle East? Oh, inaano na natin yan, na-discuss na natin. Ano ang mostly religion sa Middle East? Sa Saudi Arabia, sa Iraq, sa Pakistan. Jerabel! Sige, pagbigyan natin si Jerabel. Arabo. Religion. Ay. Ano religion nila na? Yung laging nakabalot. Islam. Okay, Islam. Okay, very good. Islam. At ang ethnicidad nila, yun yung sinasabi ni Jerabel na Arabo. Okay? So, kapag pumunta ka naman sa... Okay. Sa Europe. Kung pupunta ka sa Europe, ano naman ang religion dyan? Oh, nag-drop ako ng emoji. Kung pupunta ka sa Europe, ano naman ang mostly na religion dyan? Wala na ba? Faye! Christianity po. Okay, Christianity. Di ba nandiyan ang Spain? Di ba nandiyan ang Italy? Di ba nandiyan ang ano, ang Portugal? Wherein sila or diyan nagmula ang diyan ipinakalap ang Kristiyanismo. Pinakalap.